Hi, and welcome to my vlog. And I am your Thrifty Mom. For today's pump review, ang i-review natin ay ang sumisikat na Wise Mom Pocket Double Electric Breast Pump. Special ang araw na to, mga kawais na nanay, dahil for the first time ever, mag-a-unbox ako ng brand new breast pump. Tcharan! Hindi, wow. Yes, you heard it right. Brand new Wise Mom Pocket. At hindi ko kayo niloloko, ha? May resibo kaya ako. Ayan o. Baby Mama Inc. At ang total amount, 2,040. So, ba't ako bumili ng brand new? Kasi baka naman sabihin nyo, lahat na lang ng gamit ko, Prila. Paminsan-minsan naman, bumibili rin ako ng brand new, no? Sabihin nyo, naghihirap na ako. Stay back. Brand new. Anyway. Prila lang yan, eh. Kainisto! Huwag ka nga! Kaya makinig. Alam niyo ba, kahit ganyan yung asawa ko, love na love ko yan! Shhh! Pakis! What? So, ayun na nga, hindi siya brand new. At paano ko naman talagang sabihin sa inyo? Kaso, itong magaling kong asawa, binuko naman ako sa inyo. Ang galing! So yun, as usual, it's pre-love. At syempre, kung wise na nanay ka, bakit ka namang bibili ng brand new? Eh kung kaya mo namang bumili ng almost brand new sa presyo, Prelove! Itong pump na to, nakuha ko lamang sa isang barter group sa aming lugar. At ang kapalit, dalawang pack lang ng Pampers XL. So ang kabuuan ng nagastos ko ay 1,103 compared sa isang brand new pump na Wise Mom Pocket na nagkakahalaga ng 1,800. So, super good deal to. Bakit? Una, kakabili lang ni first owner. Nabili niya to ng May 31, 2020. Second, slightly used lang siya. So, hindi siya masyado nagamit yung first owner kasi hindi siya hiyang dun sa pump. And third, yung pinaka nagustuhan ko sa pump na to, under warranty pa siya, besh. So, kung may masira, kaya pa siyang ayusin ni baby mama ng libre. Wala akong gagastusin. So, super duper good deal ang pump na to. So, dahil good deal ito, bigyan niyo ako ng isang masigabong palakpakan! Ano ba ang inclusion ng isang brand new Wise Mom Pocket? So, dahil feeling brand new to, basahin natin yung manual. Ano ba yung sinasabi? So, of course, meron siyang tubing. Diaphragm with cover, flange set, so isang pares nito, silicone massager and duck bill, locking ring at bottle stand. So ito yung inclusion niya. Of course, meron kasamang pump, few moments motor later, at charger. Ano ba i-assemble ang ating Wise Mom Pocket? So kunin mo yung flange, ilagay mo yung duck bill sa ilalim. Diaphragm dito. Tapos lagyan mo siya ng top cover. So ito dapat nakaharap sa iyo. Or sa likod. Kasi dito may lalagay yung tubings. So ilagay na yung tube. At bottle. So, pag okay na, ikabit mo naman yung other end ng tube dito sa pump motor. So, eto na siya. So, pwede mo siyang gamitin ng single pump or double pump. So, pag gusto mo siyang gamitin as double pump, i-assemble mo ulit yung isang bottle at ilagay dito. Pero kung gusto mo naman siyang gamitin as single pump, ilock mo siya dito sa kabilang end. So, let's try. So, paano ba siya gamitin? So, para i-on, kailangan mong i-long press yung button na to. Ayan, on na siya. So, ito ngayon yung tinatawag natin na massage mode. So, pwede mo siyang laksan. Pwede mo siyang hinaan. So, kapag tapos ka na sa massage mode or nakakapag-let down ka na, pwede mo nang i-expression mode. So, click mo lang ulit. Pero, saglit lang. So, ayan, expression mode na siya. Pwede mo ring hinaan. At laksan. So, para i-turn off, long press ulit. Sorry. Ayun, okay na.
ano ba yung mga advantages na nakita ko sa paggamit ng pump na to? First is rechargeable. So kahit wala kang kuryente or wala kayong kuryente sa bahay, makakapag-pump ka. Second, it has two pumping or suction mode. So meaning, meron din siyang massage and expression mode katulad ni Medela's Swing. Third, you can choose the suction level. So pwede mo rin hinaan, pwede mo rin laksan, depende sa preference mo. Fourth, it has LCD screen. So makikita mo kung nasa expression mode ka ba or nasa massage mode. Makikita mo rin yung strength ng suction ng machine mo. Makikita mo rin yung battery life. At yung pinaka-importante, makikita mo rin kung gano'ng katagal ka na nagpa-pump. So mahalaga yon, lalo na sa mga exclusively pumping mommy, saka yun sa mga nagpa-power pumping. So mahalaga na nakaka 15 to 30 minutes ka kada pump. Fifth, it's affordable. So lahat tayong mga nanay, siguradong gusto natin yung mura, yung makakasulit or makakatipid tayo. So ito si Wise Mom Packet, affordable siya for a double electric pump. Sixth, it's compact and portable. So kaya siya tinawag na Wise Mom Packet kasi literal na kasya siya sa bulsa mo. So very portable siya. So kahit anong ginagawa mo, pwede kang mag-pump. Pwede kang mag-pump habang naglilinis, nag-aalaga ng anak. At lalo na sa work, maganda siyang gamitin kasi hindi siya sobrang nagko-consume ng space. And at the same time, pwede mo siyang gamitin, madali siyang gamitin sa lactation room or even nga sa workstation mo, pwede mo siyang gamitin. Kasi hindi rin ganun kalakas yung sound niya. Bakit maganda siyang gamitin sa work? Kasi for me, hindi siya sobrang hassle dalhin. And at the same time, kahit saan ka pumuesto, parang pwede mo siyang magamit. Kasi nga, rechargeable siya and very compact. Maliit lang talaga siya. So, pwedeng-pwede. So, sa totoo lang, si Wise Mom Packet, isang linggo ko na siyang ginagamit. Dinadala ko siya sa work. So, bakit? Kasi nung dinala ko si Medela Pisa dun sa office namin, besh, nahirapan ako. Kaloka. Bakit? Unang-una, medyo mabigat si Medela Pisa. So, sa sitwasyon ngayon ng Metro Manila na kailangan mong maglakad kaysa mag-public transportation, hindi magandang magdala ng mabigat na gamit. So, ayun na nga, si ate mo girl, naglakad, papuntang office. So, daladala ko yung machine ko, daladala ko yung personal things ko. Pero sa sobrang layo ng nilakad ko, almost 1 hour, besh, pagdating ko sa office, basang-basa ang likod ko. So, factor sa nagpahirap sa akin ay yung pump na daladala ko. So, ayun na nga, pagdating ng office, kailangan kong mag-pump. Pumunta na ako ng lactation room. Besh, nasa lactation room na ako. Nahirapan pa ako ng dahil sa pumping machine ko. So, bakit ako nahirapan, besh? Nahirapan ako kasi si Medela Pisa, kailangan kong isalpak sa outlet bago ko magamit. Wala kasi akong battery pack. Eh, yung outlet, medyo malayo sa akin. So, para magamit ko si Medela Pisa nang nakaupo, habang nagpa-pump, kailangan kong i-stretch yung katawan ko. Ang hirap, besh. Sobrang uncomfortable. So, since then, I decided na magdadala ako ng portable pump kaysa dalhin ko si Medela Pisa dun sa office. But don't get me wrong ha, okay si Medela Pisa. So, pang home use ko siya. And si Wise Mom Packet, pang gamit ko sa office. Kasi nga, magaan. And at the same time, very portable. At ang pinaka nagustuhan ko kay Wise Mom Packet, besh, very powerful. So yun na nga, powerful siya. And I think that's the main reason kung bakit nagugustuhan siya ng maraming mommy na gumagamit nito. And ako, isa ko doon sa mga nagkagusto doon. Dahil feeling ko talaga nasisimot niya yung milk ko. Sobrang lakas ng suction niya. So isa lang ang masasabi ko kay Wise Mom Packet. Small but terrible. So ano naman yung mga cons na nakita ko sa Wise Mom Packet? Una, masakit siya, besh. As in, masakit. So, kung hindi ka sanay sa mga strong suction na pump, masasaktan ka. Pero sa katagalan naman, medyo nagiging tolerable na siya. So, I'm not sure kung nakita niyo yung reaction ko kanina nung sinasample ko sa inyo kung paano gamitin yung machine. Nakasalpak kasi sa akin yung plunge. So, habang nung pinindot ko na yung expression mode, besh, masaktan ako. Nasaktan talaga ako, besh! Nararamdaman ko, nararamdaman mo eh. Second, it's not durable. So, nangingi ako ng feedback sa mga mommy na gumagamit ng Wise Mom Packet sa isang Facebook group. At maraming nagbigay sa akin ng feedback na mabilis nga daw siyang masira. Mas bilis masira yung battery at mabilis din humina yung suction strength niya. So, napaisip tuloy ako, gain best ba ako ng gamit ni Wise Mom Packet?
or wag na lang kasi hindi ko rin naman masusulit, hindi ko rin naman mapapakinabangan in the long run, 'di ba? Pero kung iisipin mo, more lang naman siya. So kung magamit mo si Wise Mom Packet ng 6 months to 1 year, eh nasulit mo na rin naman yung pump na to. Or I mean, masusulit mo rin naman yung pump na to. So the question is, to buy or not to buy? For me, Besh, depende pa rin yan sa lifestyle mo. Kung ikaw ay isang working mom at kailangan mo lang ng pump sa office, o kaya naman ikaw ay pumping mama pero nagpapadirect latch pa rin kay baby, o kaya kailangan mo lang ng extra pump, or wala ka pang masyadong budget, so kailangan mo lang ng pump, okay na si Wise Mom Packet. Okay siya. Kasi sabi ko nga, napakaganda ng suction strength niya. Yun nga lang, hindi siya durable. Hindi siya pang matagalang gamit. So, for me, kung isa ka sa mga nabanggit ko, okay para sa'yo si Wise Mom Packet. Mga kawais na nanay, I hope na nakatulong sa inyo ang review na ito, whether to buy or not to buy Wise Mom Packet Rechargeable Double Electric Breast Pump. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye!